Hello, hello mga kudkud. Good morning, good morning. Ang sabi ni Made, mula dito yan sa Bicol. At syempre, ipapakita ko na naman sa inyo mga kudkud ang clippings nito. Dahil ito nga pala ay ginanap noong last September. So maraming tao yan dito sa City ng Naga, dito sa Bicol. So ito nga pala ang tawag ng aming festival dito ay ang Peña Francia Festa o Festival. So ito yan nga pala yung pinaka last part na ng fiesta after 1 week ng celebration. Ito yung pinaka talagang events or highlight, ang fluvial procession. Ito nga pala yung procession na ginaganap sa ilog. Yung unang hudyat bago mag-umpisa yung procession, yun naman ay ginaganap sa kalsada. Ang tawag doon ay traslasyon. So halos karamihan talaga dyan ay mga lalaki, mga kudkod. Yan ay they are representing their own places or barangays at sila yung humahatak sa ating pagoda ng imaheng Nuestra Señora de Peña Francia. Kaya naman, ito talaga ang daming tao dito mga kudkod sa gilid ng ilog at kami nga ay talagang tanghali or 11 nandyan na. Tingnan mo ngayon mag-alas 4 na kaya punong-puno na ng tao. Napapansin niyo mga kudkod, lalaki ang mga nakasakay, bawal daw ang babae. Dahil naniniwala kami na pag may nakasakay na babae, baka lumubog. Talagang si Nuestra Señora de Peña Francia lang at Divino Rostro, imahin ng Divino Rostro ang nakasakay. Oh, ayan. Tuwang-tuwa ang ating dalawang chikiting at natapos na rin ang ating panunood. Thanks God, worth it talaga. At ito na nga, maglalakad-lakad na tayo bago umuwi. Maghahanap tayo ng makakainan dahil gutomers na ang ating tinkudkod. Siyempre maganda dito, masaya. May nakasalubong pa nga tayo dyan. Nagsisigawan silang Viva la Virgen. Talagang masaya, lalo na yung mga bisita natin na alam nyo, yung mga pumupunta dito, malalayo pa ang pinanggalingan ng mga yan. Talagang yung panata nila na makarating para makapanood ng prosesyon, yun ang kanilang pinakaabangan. At napapansin niyo mga kudkod, marami din ditong mga kainan, marami ditong mga tinda dahil fiesta nga naman. Ito yung tinatawag na regional festival dito sa ating Bicol region o lalawigan ng Bicol. O, at syempre, nakasuot tayo din ng puti na may imprenta yan ng imahe ng Nuestra Señora de Peña Francia at syempre yung nakalagay sa ating mga ulo o headband. Ang nakalagay dyan ay Viva la Virgen. So iba-ibang kulay ng mga kudkod, depende sa inyo. So marami naglipa ng mga tinda, talagang maaaliw ka. Pera lang ang wala mga kudkod. Kaya naman nandiyan si Mayora para maglibre sa atin. O daba? At syempre kung ano-ano nakikita, sabi namin mamaya na yan at babalik tayo sa karnival. Ay gustong-gustong sumakay na ng dalawang yan. Ito nga mga kudkod, malapit-lapit na tayo sa katotohanan dahil malapit na ang sentro. Kasi, totoo lang mga kudkod, nakisilang lang kami doon sa aming pinsan para makipanood doon sa tapat ng kanilang bahay na may malapit sa ilog. At yun nga, talagang kitang-kita natin ang view kanina sa pagdaan ng pagoda. At ito, dito na tayo para hanapin ang talaga namang dapat kainan. Marami dito mga titindang balon. Ayan, nakita nyo naman, no? Yung mga ibon na talagang nagpakita din. Tuwang-tuwa din sila, no? Groupings. At dito na nga sa plaza, nakikita naman natin daming tao. Siyempre, pag madaming tao, maraming basura. Pinoy yan, di ba? Ganyan talaga tayo. Pero anyway, okay lang yan. May maglilinis naman. Pero sana lang, no? Sa ating mga Pilipino dyan, siyempre, ligpit-ligpit naman pag may mga kalat. Ako kasi mga kudkod, hindi niya tatanungin pag ako lumalabas, yung isang piraso na plastic ko pinagkainan ko. Talagang kung wala akong makitang basurahan, nilalagay ko sa bulsa ng bag ko. At pag uwi ko, doon ko yung tinatapon. Ganun talaga. Kasi, nakakaya. Ganun kasi sa abroad mga kudkod, dahil ba nag-abroad tayo ng ilang taon. So alam natin yung disiplina talaga lalo sa mga kalat doon. Wala ka makikita ng kalat. Everywhere may basurahan pero kaya nakakaya talaga magtapon. Kaya nasa kasanayan na talagang ako pag may plastic ako na kinainan or kahit saan ako mapunta. Basta pag wala akong makitang basurahan, sinusok-sok ko yan sa bag ko. Kaya minsan, nakakalimutan ko, may mga nakasiksik pala ako sa bag ko pag naglilinis ako ng bag ko maglalaba. So, ganun talaga, di ba? Huwag nating dagdagan ng kalat sa ating paligid. Marami na nga tayong mga basura, di ba? So, ayan. Ito nga pala yung G1 dito sa Naga City. Ito yung Bicolanos Restaurant. So, makakita nyo naman dyan yung ating mga
orderin. Ipapakita natin sa inyo yan na pagkasarap-sarap ng kanila mga ulam dyan. No? Ayan ang pagkain, may dessert, mga ulam, Bicol Express. Siyempre, hindi mawawalang pinangat na paborito ng mga Bicolano. At siyempre, yung bilibilo, dinuguan, kung ano-ano pa. Ayan, order lang kayo dyan mga kudkod. At ito na nga, dumating na ang order. Patapos na nga pala kami, nag-dessert na ng bilo-bilo. Akala ko ako lang ang kakain yan. Pero hindi ko alam, paborito din pala ng bayan. Ito, tinira ng anak ko. Ubos agad yan mga kudkod. At syempre, nagligpit na. Ito, naglaro ang dalawang chikiting. Akala nila playground. At ito na nga pala, yan, busog match. Patawa-tawa na. Oh, at syan, ang aking pamangkin din, talaga nagtaguan sila. Ang mga servidora, napakabait ang gaganda pa. At ito nga pala, paalis na kami na naman. At syempre, maglalakad-lakad naman para naman matunawan. Ayan na nga, nagdesisyon na. Babalik na sa carnival. Dahil nag-request nga ang ating chiketing. Dahil nga naman matagal-tagal silang hindi lumabas, nagkapaglaro. Dahil sa pandemic, kaya sige, pagbigyan natin. So, makita nyo naman, madilim na. Dahil, syempre, gabi na. Ayan, ang daming tinda kung ano-ano. Ganito dito, pagka fiesta, alam naman natin kahit saan festival dito sa Pilipinas, hindi mawawala mga tinda. At ito yung pinakakaabangan ng mga ating mga teenager. Kasi ako natatandaan ko mga kudkod nung ako yung bata-bata pa at nag-aaral. Yung ipon, I mean, yung baon na binibigay sa akin, talagang iniipon ko mga kudkod. Dahil ito yung pinaghahandaan ko na pagdating nitong fiesta ng Peña Francia Fiesta. Maraming bibilhin dyan, maraming mga tinda. Kaya dapat may pera ka. So, ganun tayo noon. Pero ngayon, syempre, ganun pa rin. Magana pera para pambili. At ito na nga ang ating dinaan ng kanina simbahan. So, may ilaw na yan kasi madilim na. So, balik tayo doon sa dinaanan natin mga kanina mga kudkod. Nakita nyo naman, di ba, yung entrance ng carnival. So, babalik tayo doon kasi ito yung malapit-lapit. Actually, marami naman na festival or carnival dito ngayong fiesta. So, ito lang yung kasi yung malapit doon sa pinagkainan natin. Kaya, wag na tayong dumayo. Dito na lang tayo. So, nakita nyo naman yung mga umikot-ikot na Ferris wheel. At syempre, entrance na tayo mga kudkod. So, see you next video or vlog. Thank you so much sa inyong suporta. God bless everyone.